Oh, kasi ito na lang yung kulang, the missing piece for the lineup ng ating Group Esports. Syempre, a late game potential na Claude. Yun, nadali na nga. Ito na ang laban natin ng game number 2 ng ating quarterfinals. Hydro Esports versus Group Esports. Tignan natin sinong mananaig at sino pa dadaig sa laban na ito ng mga dalawang matinding team na to. Simulan natin to in 3, 2, 1, let's go! Hydro Esports vs. Group Esports. Kung gusto nyo makisabay sa thrill, excitement at kaba na amin na darama sa bawat game, mag-register na kayo sa Sabong International. Tatlong tao lang po. Maaaring yung tanungan kung paano makapag-cash in or cash out o register. Nandiyan po si Ma'am Levy Tuason, si Ma'am Altea Juan at si Ma'am Christine Abela. At syempre, i-download nyo na rin po ang pinakabagong application ngayon na like ko, like nyo, like natin lahat na like ka up. And please like, share at follow na rin po ang page ng Tambay TV kasi road to 100K na po tayo mga katambay. At eto na nga mga katambsali, pakilala ko lang ang side ng Hydro Esports. So, sad boy na gwapo para sa Gabe. Tenzi para sa kanyang Chang'e, Mizi para sa kanyang Pakito, Rayu para sa kanyang Akai, at Zenitsu para sa kanyang Lancelot. At syempre para sa side naman po ng Group Esports, nandiyan po si Yawo ang gagamit ng Popol and Koopa. Si Turon naman ang gagamit ng ating Lunox. Mix para sa kanyang Link. Kilowatts ang gagamit ng Lapu-Lapu at Oshi para sa kanyang Claude. Ayun. Malupechi indeed. At ito early aggression showing ng ating Group Esports mga Yawo. Ayun na. So, masyadong ano ha, aggressive dito si Turon dito. And let's see. Maging effective, medyo nadali nga doon ng onti lang naman si Zenitsu. Pero sumasabay din dito si Mix. Grabe naman si Ron magbitaw ng ano rito. Si Turon magbitaw ng skill. Ubus yung mana ni, ano Lunox. Ni Lunox. Grabe yun. Ano yun? Per second ba? Grabe, 1 minute pala naubos mo yung mana. Grabe nako, hindi ka dapat tatagpag mana. Isang minuto lang inubos mo yung mana mo. Nako, nasa mali yan. Kasi nag-ano siya dun eh. Nag-try siya mag-invade doon ng blue buff or try to delay the blue buff here ng side ng Hydro Esports. Pero medyo fail yung attempt niya. And ito na nga si Ling. Siya ang unang mag-rotate dito. Si Lancelot dito. Ryu, Zenitsu, Mizi. Magkakasama silang tatlo. Turon is also here. Papasukin ba? Pero hindi umabot. Nandun na nga Turon Rose. Ginamit pa ito. May fall down here. Nabigyan nga siya ni Pakito. May ganti ba dito? Yes, Tempest of Blades ang ginamit na nga dito. Patay ang ating Ryu dito. Nabigyan nga Heavy Sword State. Zenitsu, delikado. Ayun, napag-dash out ba dito? Lancelot, napatay na po doon. Pero hindi na ata makakahabol. Jawo, ito, mag-hang time ba? Yes, sir. Nag-hang time siya dito. Mukhang mapipilayan. Mizi, delikado. Hindi umabot. Bligger, wala ba yun? Cooldown, Sir Chip. Sayang yung bravery sana kung kumagat yun niya ako patay yun. Yes, yun nga. Medyo... Pero at least na-save nila doon ang kanilang Ligya ako. Ayun. Pero eto, wala pa naman yung ikot-ikot pero napabagal siya. Patay na naman. Sakit. Siguro dito. Nagpakit siya rin sa loob ng 4 kanto. Sir Chip, napano siya rin. Medyo ang masakit yun ha. Pero eto, walang kumukuha ng ating Lord. 2 minutes, 43 seconds sa ating laro. At ayun, wala pang poporma sa ating number 1 turtle, mga kaibigan. At eto na nga. So yun, Jawo is here. Ayun na nga, kinagat na nga yung aso dito. Sad boy, nagwapo, delikado. Pero hindi yan maagat. First turtle sa poor grab here. So sino kaya unang poporma at kukuha dito, Yaku? Nako, nakakatawa yung galawar ng Chang'e. Kanina, pangalawang beses niya nang ginawa, Yaku. Pumunta sa mid, nagbitaw siya ng first kill na hindi tumama. Tapos bumalik siya ulit ngayon ng mid. Bitaw siya ng first kill, hindi ulit tumama. Ang galing, Yaku. Medyo maganda yung rotation na pinapakita ng Chang'e. Babalik namin sa mid. Pipito ulit siya, first kill, di ulit tatama. Pero ito, nagkakabal na dito. Running low ang ating public po. Papakita, sumuntok na rito. Nako po, huy! Miscommunication indeed. Kaya medyo nagtagal pa ang buhay ng ating public po pa. But anyways, na-pick up naman nila yun. Walang template sa blade. Anong ginawa mo? Ano yun? Nasa mali tayo doon, Sir Chip. Anong ginawa mo doon? Nako po. Nabigyan nga si Pakito doon. Diyos ko po. Walang template sa blade, Jaco eh. Pumasok na siya, template sa blade. Umakyat sa pader, bumaba ulit. Ewan ko, Yaku. Kinako, medyo kakaiba yung galawan ng ating Ling dito.
unexpected na galawan. Eto, running low na nga rito. Naku po, eto pa isa. Cuatro Cantos will do it, my friend. Naku po. Hindi na gano'n kaysa di bola. Napano tayo dyan? Hindi pa rin, Yako. Ayaw, hindi yan. Ayaw magpatayan, ha? Oo. Mausay, mausay, ha? 30 minutes gaming is real, mga kaibigan. 5-4 ang ating scoreline dito. Tablado, on civil, ang pera rito, mga kaibigan. Ayun na, turtle is up for grab. That is our second turtle. Let's see, sino na mawaw. Hurricane Dance, naipit niya isang propa dito na si Popol. Pero Ryu, running low here, yes. Muntik na siya mapatay. Heavy sword state. Ang ginamit na nga dito, was-iwas. Pinalapu-lapu, pero nabuhay pa siya. Thorn Rose, ginamit oh! And Lunox or Poldown, nakaya as well. Nabig niya pareho. Magic Salop, ginamit na nga rin ito, pero hindi umabot yung mga damage sa Magic Salop dito. Kilowatts. Hindi umabot yung twin blades niya. Pero ito, magkakaroon natin ng contest dito sa turtle na magaganap sa ating laro. Yes, that's a 1-for-1 trade. Pero ito, buwens la parehas. Pumasok na nga ang ating Ling. Hindi niya na agaw. Patay. And Ling will fall down. Nako, patay ang Ling doon. Sakto yung phantom execution niya. Ako. Yes. Ang sagwa ng pagkakapasok ng Ling natin doon. Pero Yako, this is the one true carry na nakakapag-farm ng maayos naman. At least, ang kanilang cloud dito para sa side ng group esports. No? Pero yes, although nakakapag-farm din naman ng maayos ang ating Changi. But like what I've said, ang Hydro Esports kasi nakapokus sa early game ang kanilang lineup. While dito sa group esports, meron silang late game potential dito mga Yahoo. Ito na nga, Blazing Do It. Na napakasakit indeed. May kasama pang recall-recall yan mga kaibigan. Ito na nga, Thorn Rose para may ilagan yung agad ng aso. So, yun. Alam mo na masyadong engagement and I think they will just push top turret here, Yako. Yes, pero iiwanan siya dito. Naku po, hindi pa nila ipupush. Pero may depensa naman, Yako. Tingin ko naman kahit gusto nila na mag-push doon ang ating turret, eh hindi lang magagawa dahil may depensa nga mula sa ating Lancelot. At ito, mukhang magkakatakbuhan na nga rito. Hindi inabot ng ating ikot-ikot technique ng ating Akai, si Claude doon. So definitely, for the next 25 seconds, wala tayong makikita rito ng ikot-ikot mula kay Akai. At ito na nga, Tempest of Blades na ginamit na para mga atakas dito, pero mabibigyan ba? Big Salikado, yes, napatay nga siya. Ng 4 Cantos, nandun na nga rin, nakalapag pa rin, Jowo. Salikado dito, susuntok pa siya, Mizzy is still here. Naku, nakatayo na siya dito, abangan niya, naku! Yun, Thorn Rose, ang nakaligtas doon. At a-dodge na nga doon, ang damage sa turret. And ito, nanakawin pa nila ang blue buff dito. Pero Delikado, pag ito tumalon, nag-bravery, naku, Delikado ka. Ooh! Execution para makailag doon. Ito na nga, nagwasiwa si Kilowatts, pero nako, eto may taga-suntok, nangyari ka. Nabigyan na nga dito ang ating lapu-lapu. Yes, 10-6 na po ang ating scoreline. Nakakalamang na po ang Hydro Esports dito, mga Yako. 3K gold going in their favor, mga Yako. Ayun. So, 10-6 ang ating score dito. Tingnan natin anong mangyayari sa laban nito. And our next turtle is about to spawn here in the next 3 seconds. And sino unang poporma? And I think this will be an easy turtle for the side of Hydro Esports, Yako. Definitely, mga Yako. Nako, tingnan natin ha. Kasi pag kumontes sila rito, Yako, baka lalo pa lumaki ang kalamangan dito ng Hydro Esports. Pero eto nga, nagbabalak pa nga yata sila. Pero Ice Queen 1 na nga, nakuha dito ng ating Changi. And I think he's about to fall down here. At ito, naku, delikado ka dito. Nare-recall-recall ka pa. Ito, agad-agad ka na. Ruyu, itatakbo na dito. May petrify ba? Pero nag-purify agad dito ang ating Oshi. Naku, nag-purify agad siya. Kinabahan siya dun, ha? Yes, pero Yako, like what I said, ha? Pag, when this came too late, I naku, for sure. Ito na. Lunox na bigyan, Popol, si Jowo, hinahabol dito. Naku, may Thorn Rose yan, anytime dito. Pero hindi na nga ginamit dito at hindi na nahabol kasi may flicker out ang ating Popol doon. Grabe naman yung pick-up potential dito ng ating Hydro. Talaga namang, sinong makakita nila, ibubulagta nilang bigla-bigla. Grabe yung damage. Damage output ang meron sila dito. But still, yeah, like what I said, mga Yako, nakalalamang dito ang Hydro Esports as of now. Pero when it came late, I do favor group esports dito mga Yako. Pero yun nga lang. Natin, kung mapabuti pa lang dito, kung papabuti pa lang late dahil mukhang tatapusin na kagad ng ating Hydro Esports. Hindi naman dito yung ginagawang pressure ni Pakito. Ito yun na nga. Gumamit dito, napilitan gumamit ng Tempest of Blades pero mabibigyan pa siya. Full yung stock niya. Pero yun na nga, pumasok sila po lapo dito with a brevi. Ay na nga, delikado ang kilowatts niyo dito. Super slow ang nangyari sa kanya with the help of the Ice Queen 1. At yun, successful na agawan ng blue buff dito ang tropa ng Grove Esports. At ayun na, nandito si Ling, nalikado na rin. Jowo, 4 kanto sa labas na nga dito para kay Mix mabibigyan. Yes! Mabibigyan nga siya doon, Jowo. Mabibigyan din siya. Nako, eto na, 37 na nating score dito. Total domination na pinapakita ng Hydro Esports. Yako, grabe. Definitely. Pero Yako, tulad ng stab ko, kailangan nila itong tapusin as early as they can or else magkakaroon pa ng space or time ang ating Grove Esports na makabawi at makapag-farm and therefore, meron pa sila chance na manalo
dito sa ating bakbakan. Yun. At eto na. So, si Toron dito. Trying to defend here. And 10 seconds. Our first Lord is about to spawn in this game. And there you go. Meezy is here. Trying to def as well. Trying to zone out the each and everyone. Or the members here of the Grove Esports. Mukhang sisimula na nila dito ang ating Lord. Pero noon, pipick up muna lang sa Lord sa baba. May mamamatay. Oh, shit! Mahilig ka mag-recall. Mamamatay ka. Pero si Lapu-Lapu nakatakas din nata doon. Sa taas, sa baba. Pumasok pa siya. Nag-bravery pa siya. Pakito will follow. Nabigyan na nga siya dito si Toron. Running low he dito. Pero merong magic or damage reduction dito at nilaro na nga siya ng 4 kanto sa kapupunta ng auto jam na nga dito at yun nabigyan na nga dito ang ating Lapu-Lapu so walang mangyayari. Mix is here, what you gonna do? Ayan na, pumapasok ka pa dito, nandito na yung mga tropa ko, matakot ka naman, nakatapak na tayo dito si Ryu pero mananakawan natin ng blue map dito ang ating tropa ang Grove Esports si Yaku. Grabe yung pinakita rin ng ating nung 4 kantos, ang ganda ng pinakita ng 4 kantos doon, talagang parang there's no way for you to survive in that certain circumstances, mga kaibigan. Mausay-mausay ang pinapakita ng ating Hydro Esports dito. At eto na nga, binabarag-barag na nila ang ating level 1 Lord. And definitely, walang contest magaganap mula sa ating Grove Esports dahil kahit gustuin man nila, mukhang mas lalala lang ang kanilang pagkalugi rito pag sila'y nag-contest pa dito sa Lord na to. Ayun na nga. So ito, let's see ano mangyari dito. So first Lord, ito na, nagwa-march na. Si Lancelot dito, medyo kalahati yung buhay niya. But he will regen with a neutral clips here. At let's see what's gonna happen. Nako, super depth na ata. Kukunin na muna dito yung blue buff ng tropa. At ito na nga si Ling, delikado na force na nagamit ang Tempest of Blades niya. At ito, hindi ata papasok yan niya ako para mapag-def dito. At sa baba, nagwa-march na ang ating Lord. Papasok na nga dito si Ryu. Right to spot here. It's a... Uy, ang ganda naman ng huli doon! At ito si Oshin, delikado. Mabibigyan ba siya with a fire burn? Pero wala. Ice Queen 1. Super slow lang. Wala mangyayaring after burn effect doon. At nabigyan na nga dito ang ating tropa. Yun, si Pakito, dalawa sinuntok dito. At ayun na nga, Phantom Execution in. Ang tropa, dash in, dash out doon. Nagwasiwas, wala kayong gante. Kilowatts dito, nag-stun, pero wala tinamaan na nga. Napap na nga rin mortality dito ni Ryu, nakaligtas siya. At ito, nagre-recall sa turn low. Sa ginamit na nga rin dito. Sa baba, buhay pa ang ating level 1 Lord. Nagpupush na nga dito. And there you go! Tatapusin na nga ata dito. Congratulations, Hydro Esports. Ang unang team na mauupo sa ating semifinal round. Pangalawang team na yan. Ay, pangalawang team pala.